Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Pastor. Ako po ay natutuwa na kayo makita ngayong hapon. At sana ko kayo rin po ay natutuwa na ako ay makita. Akala ko ho ngayon yung Mother's Day, hindi pa ho pala. Anyway, since very special po yung mga nanay para sa atin, pwede ho bang agahan natin yung pagbate? Ano ho? Kung may katabi kang nanay, pwede ho bang pakibate? Happy Mother's Day in advance. Alam niyo ho, kinikilala ho natin yun pong inyong paggabay, yung inyong sakripisyo, no? Alang-alang po doon sa pamilya ninyo, lalong-lalo na doon sa inyong mga anak. Kaya po kami nagpapasalamat po sa Diyos sa inyong pong buhay. At nawa ho, patuloy niya kayong gabayan, ingatan, kalingain, at higit po sa lahat, palaguin pa yung inyong pagkilala sa Panginoong Jesus. So, God bless you po at pagpadayin kayo ng Panginoon. Regarding my family po, ako pa ay may dalawang anak, isang asawa. Yung akin hong may bahay, hindi ko siya nakasama ngayon. Pero nais niya hong ipahatid yung kanya pong pagbati. Hi daw po sa inyong lahat. Ayan. At yung akin hong dalawang anak, parehong lalaki, kung may nakikita ho kayong nagwagwapuhan ho dun sa bandang likod, hindi ho sila. Hindi, joke lang. Mga pogi po yan. Buti ho sa nanay ho nagmana. Ayan o. Pasensya, masaya lang ho ako na makasama kayo ngayong hapon. Masaya rin ako na makapag-preach pong muli sa wikang Filipino. Yung huli ko po actually 2008 pa, so medyo may katagalan na rin. Nabanggit nga ho doon sa isang kaibigan ko pong pastor, iba pa rin pag ikaw ay mag-preach ano, sa wikang Filipino, yung sarili mong wika, kesa mag-preach ka doon sa wikang English. Sa ilang kadahilanan. Una, syempre English, ano, nosebleed. Ikalawa, meron ho tayong mga illustrations or mga kwento na pang-atin-atin. Meron tayo-tayo lang yung nagkakaintindihan. So, pag may ibang lahi, parang hindi ko naman magamit kasi hindi naman nila magigets, di ba? Ikatlo, meron ho tayong mga salita o kaya mga expressions na kapag trinanslate mo siya sa wikang Ingles, parang naiiba yung meaning o kaya kulang. Halimbawa, yung expression natin na, ay grabe. Ano ba English ton? Oh, gravy. Kaya parang ganun ho, no? Pag trinanslate mo, ang hirap minsan. No, ang hirap po. Kaya salamat po sa Lord dun sa opportunity na makapag-preach po sa wika po natin ulit. Nabanggit ho ni Pastor Obet na ang series niyo daw ay Meeting the Master or Encounters with the Master. Hindi ko po alam kung nasan na kayo doon sa series or ano na po yung inyo na pag-usapan tungkol doon. Nais ko lang ho magbigay ng ilan pong insights patungkol po doon bago ho tayo pumunta doon sa text natin ngayong hapon. Yun pong isang tao na siya ho na-encounter niya yung Panginoong Jesus. Pwede rin time po niya mismo, narinig siya, nakita niya yung mga ginagawa ng Panginoon. O kaya naman sa time naman po natin, oh, narinig yung mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon, pwedeng sa sermon, pwedeng sa Bible study, o kaya naman sa sariling pagbabasa ng Biblia, lagi ho, meron lamang dalawang pagpipilian, dalawang choices bilang response or pagtugon. Lagi ho dalawa, maniniwala, hindi maniniwala. Magtitiwala, hindi magtitiwala. Susunod, hindi susunod. Sasampalataya, hindi sasampalataya. So lagi ho meron hong dalawang choices. Wala hong gitna, wala hong neutral. At ito ho ay klaro din naman ho sa Biblia at maging sa Panginoong Jesus mismo na hindi ho pwede yung hong half-hearted. No? Hindi pwede yung half-hearted. Di ba ho sabi nga niya, kung sino man ang gustong sumunod sa akin ay ano daw po? Ayun. He must deny himself, take up his cross daily and then come and follow me. At dun ho sa mga nakikinig sa kanya, klaro ho ang kanyang ibig sabihin kasi naiintindihan nila na yun ho mga tao na nagbubuhat ng krus, sila ho ay mamamatay. They are going to die. And when the Lord Jesus said, okay, carry your cross. Kung gusto niyo sumunod sa akin, okay, carry your cross. It is a call to die to themselves. Kaya nga ho si Apostol Pablo, di ba, sa Galatians 2:20, at yun ho ay klaro ho sa atin, naalala natin yon. Ano sabi niya doon? I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me.
So hindi ho pwede yun hong half-hearted. Hindi rin ho pwede yun hong divided heart, yung divided devotion. Hindi na ho ako nakakapakinig masyado ng OPM, yung ano, original Filipino music. Dati madalas, ano, may isang kanta ho dati, hindi ko ho kakantahin, hindi ako songer. Pero sabi nung kanta, ano yun, sana dalawa ang puso ko. Naalala niyo pa yun? So hindi ho pwede yung divided heart. Yun, hindi pwede yung divided devotion. So kung hindi pwede dalawa, lalong hindi pwede tatlo, no? Si Aida, o si Lorna, o si Faye. So tatagal na nung kanta. So lagi ho, dalawa lang. So hindi ho pwede, thank you. Hindi ho pwede yung divided devotion. Yun hong sa Revelation, yung Church of Laodicea, sila ho ay nirebuke ng Panginoon. Bakit daw? Kasi hindi daw sila mainit, hindi sila malamig. They are neither hot nor cold. They are lukewarm. So hindi ho pwede yun hong divided devotion, hindi ho pwede yun hong divided heart. At ito ho yung mga tao ho na nagsasabi na okay, susunod kami sa Panginoon. Magtitiwala kami sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Tatalikod sa kasalanan, susunod sa Diyos. Marami hong nangyari dito sa mga taong ito. Magbabanggit lang ho ako ng dalawa. Yun pong mga tao na na-meet talaga yung Panginoong Jesus, as in na-meet ho talaga siya, sila ho na-realize nila na wala na ho silang hahanapin pang iba. Kasi wala nang iba pa. Meron hong kanta noon, Praise and Worship, mga bandang 90s. Baka kinakanta niyo pa rin siya ngayon. Sabi nung awit, there is none like you. Diba? No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Sa Old Testament, ang dami hong verses na nagsasabi na ang Diyos natin wala ho siyang katulad. Ang Diyos natin wala ho siyang kapares. Who is like unto thee, O Lord? There is no one like our God. Hindi ho ba? So kaya nga yung mga tao ho na who have tasted and have seen that the Lord is good, yun hong mga na-meet talaga yung Master, they realize wala na ho silang hahanapin pang iba. Ano? Wala na ho silang hahanapin pang iba. So ano pa ho yung nangyari? Yung isang tao ho na na-meet yung Master, siya ho ay nabago at siya ho ay nababago. This person, he has been changed and he is being changed. So they are being changed. Na pagdating ho dun sa pagbabago, meron hong mga changes na instant. Agad-agad. The moment ho na nakakilala ka sa Panginoong Jesus, nabago ho agad yun. Ano? Na-meet mo yung Master, nabago siya agad. Hindi mo nahihintayin yung langit, nabago na agad yun. So marami ho yan. Magbabanggit lang ho ako ng ilan. Sa theology, may tinatawag ho sila na justification. So alam ho natin yun. Ano? Ano ho siya? So ginawa tayong matuwid, kasi nga, hindi tayo matuwid. Kasi sabi sa Romans, walang matuwid, wala kahit isa. Hindi ho ba? So ginawa tayong matuwid, hindi dahil doon sa ginawa natin or ginagawa natin. Kasi klaro din ang Bible doon, it is not by works. So ginawa tayong matuwid, hindi doon sa ginawa or ginagawa natin, kung hindi yung mismong righteousness of Christ, yung katuwiran ng Panginoong Jesus mismo, yun ho yung binigay sa atin. Sa theology, tawag nila imputed. So ito ho yung binigay sa atin kasi nga, hindi ho natin kayang maging matuwid on our own. Kaya nga ho, by grace, hindi ho ba? It is by grace alone. Kaya nga ho, yun ho mga tao, kaya yun instant ho yun, ano? You have been justified, you have been made righteous. Instantly, nabago ho yun. Ano pa ho yung nabago? Yung nature nabago. Sabi ho sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is what? A new creation. The old is gone, the new is come. Okay, the new has come. Ano pa ho yung nabago? We have been forgiven of our sins. Diba? Yung napatawad sa kasalanan, yung past, yung present, yung future, napatawad ho tayo. Ano pa ho yung nabago? Last na lang ho, pero marami pa ho yan. Kung na... na-meet na ho natin yung Master, kung talagang siya ho yung nagahari sa buhay, ikaw ay naging anak ng Diyos. John 1:12, to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya nga kung ikaw ay na kay Kristo,
You are His child and He is your father. Kaya nga ho tayo ho ay magkakapatid, ano? Tayo ho ay magkakapamilya. Ano mga isa? Tayo ho ay magkakapuso. So, talagang ano, ganun, no? Talagang tinawag ho tayo ng Lord, no? Na magkakapatid. At dun ho sa church ho na pinagpapastoran ko ngayon, dyan ho sa Mainanggang. Kami ho ay... Hello. Ayun. Kami ho ay nasa 1 Peter. Yun ho yung series namin. Actually, kakatapos namin kanina. Si Apostol Pedro, siya ho ay sumulat dun ho sa mga mananampalataya na sila ho ay, ang description ho sa kanila, scattered. Scattered daw sila doon sa iba't ibang lugar. Nakakalat. No, hindi ho, pakalat-kalat. Iba ho yan. Nakakalat. So bakit? Kasi sila ay inuusig. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So iniisip ko po at nabanggit ko rin doon sa church, itong mga taong to, sila ay nahihirapan. Sila ay inuusig. Sila ay, kung ano, kasi yung mga tao, no, hindi sila maintindihan. In fact, the world hates them. So ano kaya yung mensahe na sana marinig nila at this time, no, na panahon ng kanilang kahirapan? So si Pedro po, syempre with the guidance of the Holy Spirit, siya ho, sumula siya, nabigay siya ng mga encouragement. No? Nabigay siya ng mga, ano ba yung mga words of encouragement? Nagbigay din ho siya ng mga panuntunan. Ano ba ang dapat behavior? Ano ba ang dapat attitude ng isang Kristiyano sa gitna ng pagsubok? Tapos ho, yung isang gusto ko doon sa chapter 2, kasi ito hong mga taong to, yung mga mananampalataya, nahihirapan eh. No? Hirap na hirap sila. Sila ho ay pinipersecute. No? Sila ho marahil pinanghihinaan na ng loob. Yung iba sa kanila, karamihan ho kasi dito mga Gentiles. So sumunod sa Panginoon dahil doon inuusig sila. So talagang hirap na hirap ho. So ano ba yung dapat sana marinig ho nila? So si Pedro, sinasabi niya, ano ba yung importante? Ano ba yung mahalaga? Ano ho? Kasi sabi niya, totoo mahirap. Totoo inuusig kayo. Totoo kung ano-ano ang sinasabi sa inyo or ginagawa sa inyo kasi kayo ay sumusunod sa Panginoon. Pero ano ba ang importante? Ang importante kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen. Ano ang iyong identity? Sino ka? No? As a believer in Christ, what is your identity? Kaya nga ho doon sa 1 Peter 2:19, alam ho natin to, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ang sinasabi ho ni Pedro, dati, ito kayo eh. Pero ngayon, ito ka na. Dati, nandun ka sa kadiliman, ngayon nandito ka sa siliwanag. Dati, you don't have mercy, but now, you have received mercy. Hindi ka na kagaya ng dati. You have been changed. You have been changed. Pwede mong pasabi sa tabi natin, you have been changed. You have been changed. You have been changed. Alam nyo, meron hong mga changes na instant, ano ho, nagbago ho agad siya. Meron mga changes na gradual, proseso. Ang tawag naman ho dito, sanctification. Unti-unti, binabago ho tayo para maging kagaya ng Panginoong Jesus. May kanta ho kami noon nung young people ho ako, kailan lang. Sabi ho nung kanta, little by little every day. Little by little in every way, Jesus is changing me. He is changing me, my blessed Savior. I'm not the same person that I used to be. Well, it's been a slow growing, but there's a knowing that someday, perfect I will be. Perfect I will be. Minsan ho, darating tayo sa Panginoon, yun talaga, minsan may struggles eh, no? Lord, eto na naman ako. Eto na naman, bumagsak na naman. Kapatid, I encourage you, continue. Continue to walk with God, continue to come to Him, continue to run the race that He has set in your life.
magpatuloy ka sa Panginoon. And 7 times a righteous man falleth, 7 times he rises again. Sabi yun sa Proverbs, ano? Ayan ho, introduction na lang ho tayo. Kasi siya na, balita ko naman 2 oras yata yung sermon. Ah, hindi ho ba? Fake news pala yun. Okay, punta na ho tayo dun sa ating text ngayong hapon. Sa Luke 7, yung nabasa ho kanina. So skip ko na ho ito, ano. Itong outline ho, sana ho matapos na rin. Bibilisan ko na lang ho ng konti para makover natin yung lahat ng points. Ito hong passage natin, Luke 7, 11 hanggang 17, ito ho ay unique to the Gospel of Luke. So wala siya sa ibang Gospels. Wala sa Matthew, wala sa Mark, wala ho sa John. So dito lang natin siya makikita. And if you have your Bibles with you, pasin niyo po yung verses 1 hanggang 10. So makikita niyo ho dyan na si ang Panginoong Jesus ang galing daw ho siya sa Capernaum, kung saan meron ho siyang pinagaling. Yun hong servant ng isang Roman centurion. So ito ho yung pinatutungkulan dito sa verse 11. Ang sabi dito, soon afterward, pagkagaling niya daw doon po sa Capernaum, siya daw ay papunta sa isang bayan na ang tawag ay Nain. So papunta ho siya doon. And everywhere Jesus went, imagine ho natin yon, ang dami-daming tao na nakapaligid ho sa kanya. Ano ho? So andyan yung mga disciples, hindi lang ho yung 12, pero marami pang iba. Tapos andun din yung crowd. Now within that crowd, halo-halo din ho yan. So meron ho na nandoon kasi namamangha sila dun sa ginagawa ng Panginoon. Yung mga miracles, yung mga himala, kasi kakaiba nga naman, so nandun sila. Andun yung mga tao na namamangha dun sa turo, kasi iba din, iba talaga, kaysa dun sa mga nagtuturo sa sinagoga. Kasi yung pagtuturo ng Panginoon may authority, may power. So nandun din ho sila. Andun yung mga tao na naghihintay magkamali ang Panginoon, no, sa sasabihin, sa gagawin. Ito yung mga Pharisees. Ano? So naghihintay ho sila. Andun yung sila. Andun din ho yung mga tao na wala lang. No, nandun lang. Minsan gano'n sa crowd, ano, bakit ka nandito? Wala lang. No, yung nakikiusyoso o kaya. So halo-halo, andun ho sila. Iba't ibang motibo, iba't ibang dahilan kung bakit ho nandoon. So imagine natin yung atmosphere. Ito ho ay very festive. Napakasaya. Ano? Excited. Generally, napakasaya. Excited ho sila. Ano kaya yung gagawin ng Panginoon? Ano naman kaya yung ituturo niya? Tapos ang sabi sa atin sa verse 12, habang yung grupo na yon ay papalapit doon sa Nain, sila ho ay may makakasalubong na isa ring malaking grupo. Ngayon, kung sila ay masaya, itong kabilang grupo ay malungkot. So, we assume, kasi nga ito ay isang funeral procession. At ang sabi ho dito sa atin, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Which leads us to the first point. Alam niyo ho, yun hong talata ho na yan, itong the only son of his mother and she was a widow, napakalungkot ho niyan. Kung talagang i-internalize ho natin, iisipin natin mabuti, napakalungkot ho niyan. Ang sabi ho dito, she was a widow, balo, wala na hong asawa, namatay. Doon ho sa kultura ng Hudyo, sa kanila kasi yung tatay, siya ho talaga yung nagtatrabaho, siya yung nagpo-provide para sa family. Sa lahat-lahat siya yung bahala. So yung asawang babae, nakadepende lang siya dun sa asawang lalaki. Ano ho? Kulturang Hudyo. Kulturang Pinoy. Hindi. Pero ibang usapan. Mahabang usapan ho yan. Skip. Okay. Pero ganito ho. Pag namatay ngayon yung asawang lalaki, syempre yung susunod, yung anak na lalaki. And in this case, namatay na rin. So, wala na eh. So anong gagawin? Anong mangyayari? So yun hong balo, mapipilitan ho siya na mamalimos. Okay? Mapipilitan ho siya na manghingi dun ho sa ibang mga tao. So ito ho yung kanyang magiging kalagayan. Kaya nga ho sa English ang tawag nila dun, destitute. Okay? So ganun yung kanyang magiging kalagayan. Mahirap. Ano ho? Pero syempre, ang primary concern ho nung nanay ay nawala yung anak, eh, no? Namatay. So isipin nyo ho kung ano ho yung nararamdaman ng nanay at that time. Yung pangungulila.
Alam niyo ho, iniisip ko to, hindi ko ho lubos maisip, no, yung kalagayan ng nanay, yung kanyang pain, yung kanyang sakit, yung nararamdaman ho niya. Kasi nanay eh, no? Iba-iba yung nanay, hindi ho ba? Yun nga hong magkasipon lang yung anak niyo, talagang yung concern niyo, yung worry niyo do sa anak ho niyo, iba talaga, no? Pag malayo, oy, yung anak mo may sakit. Yung worry mo na ano kaya yung nangyayari sa anak ko? Kasi tatay, pag tatay, iba eh. Iba, ako lang siguro. Pag tatay, ano, may sipon ka? Malayo sa bituka yan. Eh, ganun, ano. Parang ganun. So yung nanay, iba ho yung nanay. Iniisip ko ho kung ano yung kanyang nararamdaman at that time. Pag uwi niya ho ng bahay, siyempre sabi dito, ang daming tao. Hindi ho ba? Pero at the end of the day, mag-isa lang siya. Malungkot. Mararamdaman niya yung pangungulila. Sabi nga ho ni Basil Valdez, di ba? Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Pero syempre galing ho sa Isaiah yun. So ito ho yung kalagayan ho nung hong nanay. Kaya nga ho sabi ho dun sa Biblia, care for the orphans and the widows. Di ba? May ilang portions ho na nagsasabi. Kasi kailangan nila ng tulong, kailangan ho nila ng suporta. So ito ho yung dun sa side nung balo. So mahirap. So walang nakakaintindi, walang nakakaunawa. E doon sa kabila naman kaya. Ini-imagine ko, nung papalapit sila sa Nain, nakita nila yung grupo na to, malungkot. Siyempre sila masaya, di ba? Siguro out of respect, tatahimik. No? Pero at the back of their mind, sana lumagpas na. Para pag lumagpas na, tuloy yung ligaya. Parang ganun eh. So, wala rin hong nakakaintindi except for one, which leads us to the second point. Ito hong sinabi ng Panginoon, yung don't cry, huwag kang umiyak. Sa unang pandinig, siguro yung mga tao doon nagulat, ha? Huwag umiyak eh, namatay nga eh, nangungulila nga, bakit mo sasabihin huwag umiyak? Siguro may mga ganong response, ano? Pero syempre alam hong natin, kaya ang sabi dito, when the Lord saw her, His heart went out to her. Doon ho sa ibang versions, ang sabi ho diyon, the Lord had compassion on her. The Lord had compassion on her. Ano ho ba yung compassion? So over the years, may marami hong meaning ho yung binibigay dito. Magbibigay lang ho ng dalawa. Sabi nung iba, yung compassion daw ay active mercy. Naawa ka, meron kang ginawa doon sa awa na naramdaman mo. Ikalawa, your pain in my heart. Your pain in my heart. At ito ho yun. The Lord saw her and His heart went out to her. Nakita siya ng Panginoong Jesus at siya ho ay nahabag doon sa kanyang kalagayan. Siya ho ay nagkaroon ng compassion ho doon sa kanya. Ano ho? Kaya nga ho yung sa pagsabi ng Panginoon ng don't cry, ang sinasabi niya ho, naiintindihan ko, nauunawaan ko, nakikita ko, and I can feel your pain, and I am going to comfort you. Sabi ho sa verse 14, nung una anong sabi? Do not weep, hindi ho ba? Nagulat. Eh nagulat din ho sila dito, kasi anong ginawa? Hinawakan. The Lord touched. Eh sa kanila ho talagang ano ho yun, parang tabu, no? Na hindi mo dapat ginagawa. Doon ho sa wikang Griego, doon sa original ho nito, yung touch ho, hindi yung touch, pero yung parang lay hold of, yung parang pinigilan, para hindi ho umusok. So ganun ho yung ginawa ng Panginoon. So parang siyang, ano, nagulat yung mga tao, kasi bakit nagagawin, ano? Parang dito sa Taiwan yata, yung chopsticks. Hindi yata pwedeng nakatusok ba yun? Okay, isda yata. Pag naubos mo na yung harap, di pwedeng ganun yun. Ano? Sa atin, binabaliktad. Sa Indonesia, bawal ho yung kaliwa. Kaliwa, yung kaliwang kamay. Iaabot mo or handshake or meron kang iaabot na. So hindi ho, tabu sa kanila yun. Dito, ganun din. Pero syempre, may pinanggagalingan to. Doon ho sa Old Testament, hindi pwede. Kasi unclean. So if you touch something unclean, you will also become unclean. So nagulat din ho sila. At hindi lang ho doon nagtapos, kinausap pa yung patay. Sabi ho, young man, I say to you, hindi lang kinausap, pinatayo pa.
Ano, so talaga siguro yung mga tao, ano nangyayari? Pero syempre, pagdating ho sa verse 15, the dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Hindi na ho sinabi ni Luke sa atin, ano ba yung sinabi? Yung hong began to talk, hindi na sinabi sa atin yun. Pero ito hong part na to, Jesus gave him back to his mother. Gusto ko ho siyang ulit-ulitin. Ano? Ini-imagine ko siya sa isip ko, pipikit ko yung mata ko. At gusto ko yung imagine niyo yung binabalik. Iniisip ko ano kaya yung reaction ng nanay, ano? Yung siguro grabe, grabe, gravy. Grabe. No, talagang binigay. Yung talaga patay na eh. Tapos nabuhay uli. Iyo ba yung joy ng nanay nung kanya hong tinanggap yung kanyang anak, kasi it came unexpectedly. Di ba ho yung ibang miracles, yung ibang himala, yung mga tao lalapit sa Panginoon, hihingi ng tulong. Panginoon, Jesus, tulungan mo ko. Pero ito walang ganun. Nakita lang siya ng Panginoong Jesus, and the Lord had compassion on her. It was the Lord's initiative. He reached out to her. So wala hong sinabi yung balo. So talagang it was unexpected. Kaya nga, pero nakita ng Diyos kung ano yung gusto ng kanyang puso. No? Minsan ganon. The Lord comforts. He knows what we want. He knows what we need at that time. So that's how He comforts. Pero may time ho, iba ho yung pag-comfort ng Panginoon. Ano ho? Iba kesa dun sa nais ng puso. Ano ho? Sa karanasan ko bilang pastor, yung mga pupunta yung kapatiran sa ospital, yung sa ER, mananalangin, kasi yung iba yung kinukuryente na, Lord, himala. Pero iba yung answer ng God, eh, no? Iba kaysa dun sa, iba yung comfort. Pero alam nyo ho, even in those times, the Lord can comfort you. He may not answer your prayers the way you want it to be, pero ito ho yung tiyak. The Lord sees, the Lord knows, the Lord understands your pain. And He wants to comfort you. Sabi ho ni Hudson Taylor, isa ho siyang missionary, marahil familiar kayo sa kanya, yung China Inland Mission. Ngayon ho ay OMF. Namatay ho yung kanyang asawa. Ito ho yung kanyang sinabi. I cannot describe to you my feelings. I do not understand them myself. I feel like a person stunned with a blow or recovering from a faint and as yet but partially conscious. My father has ordered it, so therefore I know it is. It must be best, and I thank him for ordering it. I feel utterly crushed, yes. Oftentimes my heart is nigh to breaking. It's very close to breaking. But on the other hand, it is breaking, but on the other hand, I had almost said, I never knew what peace and happiness were before. So much have I enjoyed in the very sorrow. At minsan ho, ganun ano, sa panahon ng grief, yung peace ng Panginoon ang siyang suma sa atin. Sabi nga ho nung isang lumang hymn, when peace like a river, ano nga sabi nun? Attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Alam ho natin yung kwento nun, ano? Yung namatay yung kanyang pamilya dun ho sa barko. So yung peace po ng Panginoon, masasabi natin, Lord, thank you, it is well with my soul. Hindi natin alam kung saan ang galing, pero alam natin galing sa Diyos. No? Yung ibang tao, makikita nila, ha, bakit ganyan? Ano? Bakit ganyan? And we can testify, it is because of God. Which leads us to the third point. Ito ho yung nangyari. Pagkatapos noon, verse 16, they were all filled with awe and praised God. Sila raw ay, ano yung awe ho dito, yung sa ibang versions ay fear. Ang tawag ho doon, reverential fear. Okay, na nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan, yung mga tao had this reverential fear, yung respect. Okay, doon sa Panginoon. As a commentary, which is sadly, minsan ho, nawawala ho sa time natin as modern-day Christians. Mas na-emphasize yung God as a body-body,
Pero yung reverential fear, sana ho ay magpatuloy. Sabi ho nila, a great prophet has appeared among us. God has come to help His people. God has come to help His people. Nung nangyari ho yun, perhaps bumalik yung mga nangyari before doon sa mga tao. Kasi alam nila yun eh, na nangyari din siya dati, many years ago, kay Elijah, nangyari siya. Hindi ho ba? Alala niyo yung story na? Ilang beses ho siya prostrate? Patira pa? Tama ba? Ilang beses ho siya nagpatira pa? Three times, tapos nabuhay. Tapos dumating yung sumunod sa kanya, si Elisha. Sabi doon, he was given the double portion, di ba? Tapos, ilang beses ho siya? Nagpatira pa din. Dalawa. Okay? Kasi greater. Pero ang Panginoong Jesus, salita lang. Sinabi niya lang, get up. Salita lang, tapos nabuhay. No, hindi niya na kailangan mag-prostrate, salita lang. Parang yung hung sa Genesis, di ba? Salita lang. And everything else came to be. So, ganun ho yung power ng Panginoon. Kaya nga sabi nila, a great prophet has appeared among us. God has come to help His people. Ako ho'y magtatapos sa isang, yung dati ho, di ba nangyari, sabi ng Panginoon, tinanong yung mga disciples, anong sabi ng mga tao tungkol sa akin? Anong sabi nila? Sabi nung iba, kayo daw si John the Baptist. Sabi nung iba, kayo daw si Elijah. Sabi nung iba, kayo daw si Jeremiah. Ano? Tapos anong sabi ng Panginoon? At ano naman ang sabi ninyo? Di ba? Naalala ho natin? Abas ang sabi ni Pedro, you are the Christ, you are the Son of the living God. Ano ho? Ganito pa rin ho, yun hong tanong niya sa panahon natin ngayon. Who do you say that I am? Who do you say that I am? Ito hong verse 17, sana ho, no, when people ask us, who do you say that I am? This news about Jesus spread throughout Judea and surrounding country. Na yung ganun din ho, na ipapamalita natin kung sino ang Panginoong Jesus para sa atin. Lord, that Jesus Christ, He is the Son of the living God. And we tell others about that. Ano, sa pagharap po natin sa pagsubok, napaka-comforting to know that Jesus is God. Na siya ho ay Diyos. Hindi ko ho alam yung inyong kalagayan ngayong umaga. Marahil yung iba ho sa atin, meron hong kabigatan na mabigat yung inyong pasanin. The Lord knows. The Lord understands. The Lord sees. Let Him comfort you. Tayo ho ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po na kayo ang aming Ama na nasa langit at naiintindihan niyo po at nauunawaan niyo yung mga nangyayari sa amin. Hindi po yung lingit sa inyong kaalaman. At salamat Panginoon sapagkat nais mo na kami Lord ay i-comfort sa gitna po ng aming paghihirap. Yung mga face po namin Panginoon na mga suffering sa buhay. Salamat because you can touch and reach out Lord to our hearts and grant us your peace. Lord, we pray, O Lord, kung meron man po sa amin ngayon na may kabigatan, Lord, na dinadala sa kanyang puso, Panginoon, touch his heart, touch your heart. Lord, continue, Lord, to reveal yourself to him. Continue to show that you are the God, that nothing is impossible with you. That you are the God who answers our prayers and knows our needs. Lord, I pray that you will meet them wherever they are. Whatever their situation is right now. God, Lord, have mercy. And Lord, we thank you for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Amen.